Gusto ko lang malaman to ng lahat, ano? Correct me if I'm wrong, Philippine Coast Guard. At any given time, any moment na isang barko, the pier, maglalayag, kung anumang klaseng barko yon, di ba dapat sumasampa yung mga member ng Philippine Coast Guard, hinahapan ng papeles, tinitingnan yung crew, tinitingnan yung laman, kung overloaded ba o hindi, etc., etc. So kung ginawa nyo yun, tulad na sinabi ni Madam Chair, na wala pa ng permit to operate yung bagong barko yun, napigilan sana maglayag yun. Wala sana nangyari ngayon na oil spill. Thank you very much, sir. So along that line, natapos na po in fact yung marine casualty investigation. Yung ang commander po, maybe he be allowed. Sir, okay, sagot na po, director report. Meron bang permit to operate? Kung sinabi ni Madam Cynthia Villar, may permit to operate yung barko? Wala. Yes or no lang po? Mr. Honorable Member, Sir, Senator Tulfo, I'm Vice Admiral Joseph Colme. It is one of my functions to investigate marine casualty in the country. Sir, pakisagot lang. Yes or no? May permit to operate? Wala. I'd like to ask first, just to be sure, Mr. Chair, Honorable Senator, Sir, my field operator investigation. Pasapasahan niyo ako. You should come prepared. Napaka-simple na lahat. Tanong, a simple question, it's a simple answers, direct to the point. May permit ba o wala? Dapat you should have investigated that kasama sa investigation, malalaman nila walang kasi sabi ni Chair ni Senator Cynthia Villar wala raw permit to operate yung barko at talaga ba't ito sumampa doon sa barko bago maglayag yun, sir? If I may, sir, you are correct, sir, that all vessels, regrossness and above, they are required mandatorily to secure departure clearance from the coast, nearest Coast Guard unit, sir. Okay. Secure clearance. And then our inspectors, sir, are required to fill up those checklists. We call it pre-departure inspection checklist, sir. Okay. Di ba yung marina kasama din sa mag-inspect yan? Sa sampa? Not necessarily, sir. Not necessarily. Pero kayo sa Coast Guard, dapat ang sasampa, di ba? Yes, po, sir. Pero bakit di kayo sumampa? It's the marina who will give the permit and the Coast Guard is a counter-check. If there is a permit, they will allow the kaya nga po, sinasabi ko. It's a combination. It's a counter-check to marina. Marina will give the permit and you will check the permit, di ba? Ang sinasabi ko po, Madam Chair. Tanungin nyo sa marina. Alam ko, Madam Chair. I'll get into that. Don't worry, I'll get into that. Don't worry, easy lang. Coast Guard, sagutin mo muna yung tanong ko. Sa tanggapan ko po, sir, bilang nag-head sa investigation for this, we already recommended to our national headquarters for appropriate administrative legal actions and investigation. Kasi from now on, please make it a point na bawat barko, walang barkong alis. Di ba meron kayo mga personnel sa mga pier? Ito ba? So dapat yung mga personnel sa pier, bago mag-layag yung barko, inaakyat, sumasampa, tinitingnan mga papeles, kung ano na pa mga requirement to make sure na pwede ito, ito na ito na maglayag. Di ba? Kasi if you did that, wala sana oil spill. Di ba? Ngayon nagtuturoan kayo. Ginawa mo na po sana ang trabaho ninyo, hindi sana tayo nag-uusap-usap ngayon. Simple as that, period. Di po ba? So may pagpukulang po kayo doon. So from now on, bawat pier sa buong Pilipinas, mayroon dapat personal ng Coast Guard. Walang barkong lalayag na walang go signal mula sa Philippine Coast Guard. Di po ba? At dapat kayo, Philippine Coast Guard, ang marina, palaging nag-uusap. Kayo ba'y nag-aaway ng marina at hindi kayo nag-uusap? Hindi naman po, sir. In fact, we are closely collaborating to address such concerns. Thank you, Mr. Chair. Okay. So ano po yung gagawin mo ngayon na nakita nyo po may pagkukulan na kayo? Ano mga steps ang ginagawa nyo ngayon, ilatag nyo ngayon so that this will not happen again? Kung bang hindi nyo pagsampa doon sa mga barko na naglalayag? Thank you. Remember, may mga insidente na tayo, mga bumibig na barko dahil overloaded. Walang sumampang taga-Philippine Coast Guard. Di ba? Ulit-ulit naman to. Ngayon, oil spill. Barko na nanunod, overloaded, maraming namatay. Wala kasing Coast Guard na sumampa. Mayroon na sumampa, pero siguro, kapiling namatay habang nakasampa. Di ba? Kasi kung talagang nakadilat ang mata, binibilang yung pasahero, nitingnan yung cargo, hindi tumutugma sa allowed na cargo para sa vessel na yun, o kaya nalubog, di ba? Kung ginagawa ng Coast Guard ng trabaho, hindi sana nangyari yun. So, Philippine Coast Guard, mga sir,
Ano po yung ginagawa niyo measures ngayon na para hindi na po maulit ito? Thank you very much, sir. Una po muna, nung lumabas sa yung resulta ng MCI, parang nagpaalala muli yung ating kapamunuan po ng Coast Guard sa kanilang mga unit. Sapagkat meron na pong mga guidelines ito. It's a matter of ensuring na gagawin po nila katulad po ng inyong binanggit. Pangalawa, yung mga tao po na involved na aming na-identify sa investigasyon, eh kasalukuyan po eh nasa kustodiya sa loob po ng kanilang unit upang nandun sila habang aalamin pa natin at magdidiga pa tayo ng information. Kasi, sir, hindi lang dapat yung mga ano, yung mga babadang rango, dapat yung matatas ng rango doon kasi sa ngalan po ng kumang responsibility. Bakit hindi kasi na-supervise ng mga matatas ng rango? Wala bang mga ano dyan? Mga colonel, mga general sa inyo or commander? Kasama po yun, sir. In fact, it is part and parcel of our concept of investigation. Isa lang po, 1.3 billion meron kayong budget para sa ganitong klaseng mga insidente. So, ito po mga 1.3 billion nagagamit na? Commander na? Bongki, kasama po natin yung commander ng MEPCOM. Mas alam po niya ito. Sa Marine Environmental Protection Command, Admiral Patrimonio, sir. Thank you, Honorable Chairman and Honorable Senator Turfo, sir. So based on our General Appropriations Act for calendar year 2023, the Coast Guard was appropriated, as you have said, 1.4 billion 736 million. Madam Chair, thank you. Yung 1.3 billion, sabi mo naging 1.4, tapos ngayon naging 30 million na lang. Nalilito ako. Tanong ko lang, simple lang, yung perang yun na nakalaan para sa ganitong klase insidente, pag nangyari, yung pa ba gumugulong na nagagamit na? Ang majority sa klase is for pang sahod ng mga personnel natin. So 1.3 is for the compensation of all our personnel, sir. Ibig sabihin, itong 1.3 billion ay para lamang sa matauhan ninyo. Yes, sir. Compensation ng personnel natin. Compensation matauhan ninyo. Yes. How about compensation nyo sa mga naapektahan? Pero kayo na lang pinag-isipan nyo, puro sarili nyo, kami, ako. Dapat sila. Diba? So, ibig sabihin ito, 1.3 billion na budget sa Marine Environmental Protection Program para sa matauhan nyo pala ito. Sa sahod ng mga tao natin, sir. Kaya nga, yes, dapat meron kayo inilaan para sa mga affected na mga residente, di ba, sana man lang, kahit siguro field pack, sana man, bigay kayo. Di ba? Yun nga po eh. So, wala tayong makasahan na insurance. So, tama si Senator Villar kanina, why are we talking about claims? Huwag na natin asahan yun dahil hindi kayo babayaran ng insurance company. You should be honest enough kayo dyan sa ano pangalan po ng barko niyo, kumpanya? RDC, sir. RDC. Dapat, maging honest kayo, from the very start, sinabi nyo sana na, esensya na, may problema, wala palang permit to operate yung barko namin, kaya walang insurance na masisingil kami. Hindi kami pwede magsingil, kaya tutulong kami kung anong pwede naman may tulong, sabot namin makaya. Hindi nyo pinasaasan nyo si Gov, sa pagpapadala kayo ng way doon para sabihin na kayo yung nag-uumpisa ng pagpapahal ng claim sa inyong insurance company na alam nyo naman pa rin hindi kayo mababayaran. So, nandiyo mo.